sumunod na tayo. Hanggang ngayon ba, issue pa rin sa'yo yung nangyari kanina sa Fantasticon? Sino ba naman hindi maiinis? Nakipagsayaw ka sa ibang tao. Di ba sinabi ko naman sa'yo, wala lang yon. Sa bagay, bakit ako magsiselos kay Mang Joey? Diyamak na mas gwapo ko doon. Ano ba laban ng isang karpintero sa akin, no? Alam mo, kahit karpintero lang si Mang Joey, at least may trabaho siya. Ano gusto mo sabihin? Na ako? Wala akong trabaho? Wala akong sinasabing ganyan. Pinaparamdam mo sa akin na wala akong kwenta dahil ikaw nagtatrabaho sa atin dalawa? Kasalanan ko ba na nagsarang kumpanya namin? Han, 6 na buwan pa lang naman ako walang trabaho, ah. Bong, sa 6 na buwan na wala kang trabaho, narinig mo ba ni minsan mula sa akin na nagreklamo ako? Wala, di ba? Kasi iniintindi kita. Pero kung ngayon, kung feeling mo nasaktan ko yung pride mo, please, huwag ngayon. Pagod ako. Oh, Nikina, ba't gising ka pa? Hindi po kasi ako makatulog, eh. Ako, matutulog na ako. Wait na. Good night. Sayang yung Fantasticon man, no? Kinarir ko pa naman yung costume ko, pero... Talo. Ganun talaga sa buhay minsan, anak. Minsan, panalo. Minsan, talo. Minsan, kahit binigay mo na yung best mo, kulang pa rin. Pero kahit ganun, dapat give your best pa rin. Especially if you're doing it for love. Kaya sa next Fantastico natin, mas kakaririn natin yung costume natin. Deal? Deal. Sige na, tara na. Tulog na nga tayo. Sige. Parang may asawa na pala mo? Tatay pa lang ang girlfriend kong si Tina. Hala! Natatandaan ko siya. Siya at si Aling Onang nakatakda sa isa't isa. Ako ang nagpanay sa kanila. Ang bulaklak na unang bigay ko sa'yo, ninakaw ko pa sa kapitbahay niyo. Simple lang ang buhay, pero tayo'y masaya. Ako naman ang nakapana sa kanila ng asawa niya. Well, ngayon, graduate na tayo. Pwede na tayo magpakasal. Pero wala tayong trabaho. Hindi maghahanap tayo ng trabaho. Importante, nagmamahalan tayo. Gretchen, will you marry me? Pero po, Yes! Yes, I will marry you! Yes! Yes! Dalawa ba siya mo pala talaga ni Ma'am Gretchen tsaka Tatay Joey? Inak pang asawa nila eh. Ba't ganun? Nung tumama yung parang sa kanila, tumalab pa din. Nilab pa rin sila sa isa't isa. Makapangyarihin kasi ang pangalan ng pag-ibig, Kuya Val. Kahit ilang beses mo tamaan ng isang tao, tatalab at tatalab pa rin ito. Kaya ngayon, 2 taon na ang nasa puso ni na Joey at Gretchen. Ang mga asawa nila at ang isa't isa. Asan na ba si Amorosa? Baka may solusyon na siya sa problema ko kay Ma'am Gretchen tsaka kay Tatay Joey. Tsaka sa pagiging COVID ko. Kailangan ko na babalik sa pagiging tao ko. Nasa taas pa siya. Kausap si Bossing. Val? Marosa? Good news. Napaliwanag ko na kay Bossing yung nangyari. Nakumbinsi ko siya na wala kang kasalanan. Maraming salamat, Amorosa. Pero parang si Ma'am Gretchen? Tsaka si Tatay Joey, matanggal mo yung epekto ng pana? Well, makapangyarihan ang pana ng pag-ibig. Wala tayong magagawa para mapawalang visa to. Ha? Hindi sila pwede magkailaban. Kasi,
Pwede mo sira yung pamilya nila. Tanging si Joey at si Gretchen lang ang may magagawa para mapawalang visa ang mga pana. Paano? Well, may kasabihan na love is a decision. Para sa mga mahal nila sa buhay, kailangan manggaling sa kanila yung desisyon na kakalimutan at tatahalikuran na nila yung isa't isa. At kailangan panindigan nila yung desisyon na yun habang buhay. Madali lang to. Kasi kilala ko si Tatay Joey at si Ma'am Gretchen eh. Sila yung tao may prinsipyo at may paninindigan. Kaya alam ko, hindi sila mahirapan na gawin ang tama at talikuran ng isa't isa. Sana nga. Dahil meron lang silang 10 araw para gawin ang dapat gawin. Ha? Kapag tapos na yung 10 araw at hindi nila nagawang talikuran ng isa't isa, hindi na mawawala yung epekto ng mga panit. Forever na sa in love sa isa't isa? Kapag nangyari yun, kawawa naman ang mga pamilya nila. Hindi hahayaan ni Ma'am Gretchen at Tatay Joey na mangyari yun. Kilala ko sila. Kahit gano'n pa kalakas ang bisa ng pana na yan, sigurado ako, kaya nilang gabanan ng feeling sila sa isa't isa. Diyos ko, ano itong nangyayari sa akin? Bakit hindi maalis si Mang Joey sa isip ko? Huwag kang papakasiguro, Val, na kaya ni Gretchen at ni Joey yung tawag ng pag-ibig. Kasi kahit gaano katibay ang isang tao, nagiging marupok sila pagdating sa pag-ibig. Sabi nga ni Balagtas, o pag-ibig na pumasok sa puso ni naman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Tay! Ah, Val! Saan po kayo pupunta? Ba't ang ganyan naman? Eh, pupunta na ako dun sa trabaho, kaila Ma'am Gretchen. Aday! Atin na kita! Huwag na ako eh, atin! Dadaan ako pa yung dalawang kasama ko, si Bentong tsaka si Bayani. Tapos bibili pa kami ng mga materyales. Iwan na kita! Tay! Yung kaibigan ko, kailangan ng karpintero. Sige na, emergency lang po. Emergency? Kailan pa nang emergency ang paghanap sa karpintero? Mas emergency si Ma'am Gretchen kasi yung dirty kitchen niya, nakabuyang-yang. Nakakayaan naman yun, kaya kailangan ko natapusin yun. Nay, sandali lang. Ano ba? Lang. Bakit ba? Nay, sige. Hindi, huwag tayo. Teka na, ano ba? Bakit tayo mo kung bitawan? Bitawan mo nga ako, ano ba? Nay! 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 Ano pa kasi kailangan mo sa akin? Hindi ako kasi kailangan nang bumaksa ng isang Manila kaya... Ay, kailangan ko nga puntahan muna si Ma'am Gretchen. Iwan na nga kita dito. Tay! Magamit yun, Tay! Hindi ko alis, Tay! Ano ba, Val? Ang kulit-kulit po. Sinabi lang kailangan kong puntahan si Ma'am Gretchen. Ha? Diyan ka na nga! Bahala ka na dyan! Tay, magamit nyo! Tay! Anong problema po, Tito? Eh, gusto ko kasi tulungan si Kuya Val eh. Pero hindi ka naman magawa kasi di pa ako nakakalipad. Ano bang tulong gusto mong ibigay kay Kuya Val? Gusto ko gumawa ng paraan para walang mangyari kina Tatay Joey at Ma'am Gretchen. Kami na ang tutulong kay Kuya Val. Gagawan namin ng paraan si na Tatay Joey at Ma'am Gretchen. Talaga? Excuse me, ma'am. Andito ako. Hello, Miss Mimi. Ano, ma'am? Hello, Ma'am Gretchen. Kami na po ang bahala sa kanya. Handas nyo, nandito tayo. Uy! Uy ka lang?
Good morning, ma'am. Ma'am? Ma'am? Yes? Gusto lang po sanang mag-apologize po dahil po doon sa nangyari doon sa Fantasticon po ulit. Alam ko po, naging irresponsable po ako. Di ko po nasabi sa inyo kung saan ang pumunta. Pero ma'am, huwag po kayo mag-alala. Babawi po ako. Aasahan namin yan. Lalo na ngayon, papalapit na yung finals ng Hottest Bachelor. Gawin mong lahat para maibalik ka sa number one slot sa voting polls. Promise po. Do your best, Joey. I mean, Val. Do your best, Val. Sorry, ma'am. Dahil sa akin, nagkakaganyan ka ngayon kay Tatay Joey. Oh! Wow! Nakabalik ka na sa dati? Sabi ko naman sa iyo eh. Maayos din ang lahat. Sure ka? Okay ka lang? Wala kang problema? Wala na. Wala kang dapat ipag-alala. Oh, sige. Lige na? Agin na, tara. Nakaalis na si na Charles at saka si Dave. Bumalik na ng Amerika eh. Ano pang ginagawa mo dito? Gusto ko kasing nandun ako sa Hottest Bachelor Finals ni Val. Siyempre, gusto ko nandun ako kapag nanalo yung anak ko. Siya nga pala, Onang. Labas naman tayo. Ititreat kita sa beach. Eh, wala pa akong nagagawa para sa'yo eh. Kung alam mo lang kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, nakaintindihan kami ni Val. Nako, wala yun. Ano ka ba? Actually, meron akong tinitingnan beach house. Doon sa Destiny Beach, eh, bala ko sanang bilhin eh. Surprise gift kay Val. Wow, talaga? Bongga, Mari. Gusto kong makita mo eh. Pwede ka ba? Eh, nako, Mari. Eh, gusto ko man. Eh, alam mo naman. Siyempre, kailangan ko munang rumakit ng mga labada. Doon naman, oh. Isang araw lang naman, eh. Sige na, tara na. Isama mo si Tina. Gusto kong makabanding ang future manugang ko. Manugang talaga, ha? Siyempre naman. Huwag mo naman sabihin ayaw mo pa rin kay Val para sa Tina mo. Mari, pagbigyan mo naman yung anak ko. Bigyan mo naman ng chance, oh. Oh, sige na, sige na. Mag-usap na lang tayo. Sasabihan na lang kita, ha? Sige, ingat ka. Bye-bye. Hey, Joey! Ay, Val. Val, po. May kilala ka bang manggagamot? Bakit po? Eh kasi ilang araw na paulit-ulit, tuwing nakikita ako si Ma'am Gretchen, parang may kumikiliti sa akin. Nagmumukha tuloy akong ingot. Nakakahiya. Mga kupido. Tinutulungan ako ng mga kupido. Ano ka mo? Ah, wala po, Tay. Sige po, maghanap po manggagamot. Po. Anak! Ito kayo. May sinasabi lang sa akin si Val. Mauna na po ako, Tay? Yun, sige. Susunod na kami. Okay. Bye, Tay. Balitaan mo. Opo. Ngayon. Saka na pala, anak. May ka lang. Pagod. Traffic, no? Opo. Traffic. Pagod pa. Nandiyan na rin pala. Ay, mahal. Oo, sakto. Tumawag si Selena, yung nanay mo. Ay, talaga po? Oo. Nagyayaya, Tay. Nagyayaya. Mag-beach daw tayo ngayong weekend. Ano, sama tayo? Oo naman. Masaya yan. Kaso lang, may trabaho ko ngayon sa Sabad ng umaga eh. Susunod na lang ako. Sige. Ikaw ba? Siyempre, sasama po ako na yun. Pero check ko po yung schedule ko ngayon. Susunod po. Promise. Promise, promise. Darating. Okay, ikaw na. Aba, siyempre na. Ako pa ba? Tatanggig? Kung po tayo. Punta tayo, ha? O, sasabihin ko na. Ititext ko na. Oo, oh, na-exciting yun. Ay! Nay, ay, dalawa pa sa iyo, anak. Kaya na ulam mo, hindi ako natuto. Ayun, mga kalablab, napakinggan natin ang problema ni Mr. Sana Dalawang Puso. Pero, DJ Tina, para sa'yo, anong pwede mong madagdag o masabi? Paalala lang po, ha? Iisa lang ang puso natin. Nagustuhin man natin, kailangan isa lang ang piliin natin, di ba? Kaya sa may mga asawa dyan, ehem, ehem, ehem. Huwag natin sirain ang mga pamilya natin, di ba? At sa mga single po dyan, naku naman, huwag niyong ipanalangin na sana dalawa ang puso ninyo. Dahil naku po, bad yan ang mamangka sa dalawang ilog. Tama, patama. Pero sa'yo, DJ Tina, ano dapat pairalin? Puso o utak? Both. Kasi dapat sani puwersa ang puso at utak.
Lalim nun, ha? Baka siguro may natatamaan dyan. Eh, kasi grabe yung pera sa nung utak at puso, eh. Nag-agree ako kay DJ Tina. Kasi yung puso, wala namang alam yan, eh. Hindi niya alam kung ano yung tama at mali, di ba? Mamahalin niya ngayon yung gusto niyang mahalin. Wala siyang pakialam kung meron man siya magrabyado o masaktan. Kaya nga siguro binigyan tayo ng Diyos ng utak para tayo mismo mag-insyon kung yung pag-ibig man na nararamdaman natin sa isang tao ay tama o mali. Kung dapat ba itong ipaglaban o kalimutan. Ay, DJ Val, may tanong ako. Ikaw ba? Ipaglalaban mo ba o kakalimutan na lang? Kaya masagot dyan. Ipaglalaban ko, Tina. Dahil mahal na mahal kita. Bakit? Di ko naiyang sabihin sa buong mundo na mahal ko si Tina. At alam ko mahal ko rin ako, di ba? Kasi ko yung sinisigaw ng puso ko at pinili ng utak ko. Mga kalablab, sabihin ko na sa inyo, kami na ni Tina. Oh my God, you two! Hindi namin in-expect yun! Congratulations! Eh, ma'am, na... Hindi ko alam, eh. Nadala lang din ako, eh. Parang hindi ko naman pinalo. Pero alam nyo, dahil sa unexpected announcement ninyo, viral kayo ngayon. Look! Halos 1 million views na yung live stream. Congratulations! Salamat, ma'am. Maiwan ko na kayong dalawa. Sige, ma'am. Congrats. Salamat. Back to work! Back to work! Wow, talaga. Ma'am! Bakit mo kinuha yun? Alam naman na, di ba usapan natin na sekreto muna to hanggat hindi pa alam ni nanay at tatay? Eh, paano ko nakikinig sila? Sorry. Eh, nakahead away ako eh. Alam mo naman. Total, alam na ng lahat. Eh, pwede pa tayo mamay sa kanila. Para wala lang tayong tinatago, di ba? Ano yung narinig namin sa radyo kanina, ha? Ngayon lang, Tay Joey, alam ko po na nag-usap na po tayo. At alam ko rin po na ayaw niya po sa akin para kay Tina. Pero sana po bigyan niyo po akong chance na patunayan sa inyo na mahal ko po talaga anak ninyo. Na hindi po gagawa na kahit ano para sumama po ang loob niya. Huwag na po sana kayong magalit na hindi po agad namin nasabi. Naghahanap lang po talaga kami ng tamang panahon para sabihin. Kung talagang nagmamahalan kayo, sino ba naman kami para tumutol? Joey! Basta, Val, ipangako mo sa amin na hindi mo papaiyakin itong anak namin, ha? Opo, pangako po yan. Eh, naku, eh, madali lang naman magbitang ng pangako, eh. Pero sana tuparin mo, ha? Tigilan mo na yung pagiging chick boy mo. Dapat gayahin mo tong tatay Joey mo. Napaka-loyal nito, di ba? Loyal na loyal to. Opo, idol ko nga po si Mang Joey. Responsable. May paninindigan. Tama. At higit sa lahat, hindi babayero. Oo, talaga. At hindi po siya gagawa ng kakasira ng pamilya niya. Nay, Tay, thank you po talaga at naiintindihan niyo. Nakakita ka na ba ng manggagamot? Bakit po? May kumikiliti pa rin mo ba nung nakikita niyo si Ma'am Gretchen? Lagi, every time. Naku po, konti lang po kasi yung dasal niyo nung kailangan hindi kayo mag-isip sa gabi. Dasal? Totoy! Thank you. Oo, anak, oo. Tama na. Ganyan si Mang Joey. Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Kasi si Ma'am Gretchen lagi natitigalgal. Nawawala sa tibok-tibok ng puso nila. Eh, si Ma'am Gretchen, may ginagawa din ba kayo sa kanya? Siyempre. Parehas namin silang tinatrabaho. Uy, number one na naman sa hottest bachelor si Val. Patrick? Quiet! Mang Joey? Mang Joey? Mang Joey? Ba't puro si Mang Joey ang nakikita ko? Nababaliw na ba ako? Ano pong meron kay Mang Joey? Ma'am? Ay! Yes? Are you okay po? I'm fine. Makulang-galang na po, Mama. Pero mukhang di po kayo okay. No, Val. I'm not okay.
kasi tuwing naaalala ko si... You know what, just... Never mind. Itong picture ng asawa ko, natutumba mag-isa. Parang pinapaalala sa akin na may asawa ka. Ma'am, may asawa naman po talaga kayo eh. But it's driving me crazy! I really don't want to talk about this. I'm sorry for troubling you with my problems. Sige, I'm just gonna get coffee. Excuse me. Sinasabi ko na nga ba? Marito. Kirubino, maraming salamat ah. Dahil sa ginagawa ninyo, naudod yung pagtibok ng puso ni na Ma'am Gretchen at Tatay Joey para sa isa't isa. Maraming salamat talaga. Ituloy-tuloy nyo lang ginagawa nyo. Sigurado, bago ang 10 araw, tatalikuran na ni Ma'am Gretchen at Ma'am Joey ang isa't isa at mabibreak na ang love spell. Sana nga, para hindi na maghiwalay si Ma'am Gretchen at Sir Bong. At mag-live sila ng happily ever after ulit. Ayos! Kayo ha, ilang araw lang akong nawala. Nangingialam na kayo sa buhay ng ibang tao. Alam mo namang bawal yun, di ba? Nanginayang lang po kasi kami kina Ma'am Joey at Aling Unang, pati na kina Ma'am Gretchen at Sir Bong. Pero, binigyan ng kalayaan ng mga tao na mag-desisyon para sa sarili nila. Kailangan natin respetuhin yun. Naintindihan niyo ako? Opo, Ama Rosa. Naisip ko okay na din. Nay! Kasi parang kahit pa... Nay! Para sa inyo, cha at chocolates. Naku, salamat. At paano naman kay tatay? Uy! Pabito yung snacks. Sarap to ah. Para sa buhay ko. Okay, process. Gusto mo ba? Ang saya-saya mo ngayon, bala. Sobra po. Sobrang saya ko. Kasi yung mga kaibigan ko po, tinulungan ako sa problema ko. Ano ba yung problema mo? Kayo! Joke lang! Hindi kayo! Parang nasisiraan na ata ng bayit ko na sa iba. Sa'yo? Ako na mamagahan natin ang pagkain natin. Tara, tara! Oh, sige, tumana na. Hindi kaya nalaman ni Val na nag-ibigay sa linya na niya. Kaya ganyan pa sa'yo yan. Eh, siguro eh. Tanong mo nga doon sa kaibigan mo. Baka nasabi na nga niya. O, bukas tatanong ko pag nakita kami. Basta ikaw sumunod ka ha sa beach pagkatapos ng trabaho mo. Oo, promise. Kanina ka pa natutunan. Susunod ako. Sasabay na lang ako kay Val. Sige ha, bukas ha. I've been so busy lately na naisip ko, kailan ko bumawi sa'yo? Tsaka ang tagal na rin natin di nakapag-out of town getaway. Eh, Han, paano si Nikki? Nakausap ko na siya. Dano muna siya mag-overnight kila Mommy. Bonding time natin to, Han. Just you and me, tulad ng dati. Ganda, Mari! Ang ganda naman dito! No, gusto niyo ba i-check na yung beach house na bibiling ko para kay Val? Oh, wala pa siya. Teka, alam ba ni Val na bibigyan mo siya ng beach house? Siyempre hindi. Surprise gift ko nga yun sa kanya para sa next birthday. Ang saya. Ay, Tina, Tina, halika. Po. Yes, Tita. Taglit lang namin nag-text. Pwede kayo mag-honeymoon ni Val dito? Oo, doon sa guest house, doon sa beach house, bibilin ko. Grabe ka sa buwagaan. Alam mo, sobrang pasasalamat ko na naging kayo ni Val. Yun nga lang anak kanina, Joey at Onang. Mga tao, pinagkakautangan ko ng loob. Sobrang laking bagay na para sa akin. Nadagdag pa na maganda ka. Mabait, matalino, at higit sa lahat, maka-Diyos. Naku, tita, lalaki na po yung ulo ko. Baka mamaya, lumipad na po ako sa lahi. Di naman siguro. Basta salamat talaga. Thank you po, tita. Good afternoon po, ma'am. Kayo po ba yung gustong tumingin ng beach houses namin? Yes! Kami nga. This way po, ma'am. Oh, tara na. Mari, tama na yun. Halika na, halika na, halika na. Halika na, halika na. Good morning, ma'am, sir. Tay, tatanong ko lang dito kung nasan sila. Sige. Mag-CR na muna ako. Kanina ko pa pinipigilan to eh. Sino? Teka lang. Pare, saan ang CR? Hello, Val? Nasan ka na? Mukhang enjoy na enjoy kayo dyan, ah. Sobra. Alam mo,
As in, ang ganda dito, wala masyadong tao, ang ganda ng tubig. Nakita ko nga, ang ganda. Pero, siyempre, mas maganda yung... girlfriend ko. Oy, ano yan? Dito ko, ha? Dahan-dahan lang, relax. Ay naman, yung sticky. Mari, hayaan mo na yung mga bata. Alam mo, Han, tama ka. Matagal na tayong hindi nagbabakasyon na tayong dalawa lang. Basta, honey-enjoy lang natin. Kain ka lang. Oh, may gusto ko pa bang i-order? Orderan pa ba kita? Wait lang, Han. Magsisiyo lang ako, ha? Sir lang po sa lobby. Oh. Anak, halika. Salubungin na natin. Sasalubungin na namin, ha? Halika, oh, halika na. Puntahan na natin. Halika. Oh, sige. Tayin namin kayo. Oh, sige, sige na. Ma'am Gretchen? Ma'am Joey? Parang may sapi ang pa ako. Hinihila ako papunta kay Ma'am Gretchen. Nasaan na ba yung mga malignong kumikiliti sa akin? Mga maligno, pigilan niyo ako. Please! Diyos ko, ito na naman ako. Parang may humihila sa akin.